Hello mga bossing, welcome back to my channel. Ngayong araw na ito mga bossing ko ng Biyernes, kayo po ba isa sa mga nag-iisip ko ano po ang mga magaganda na pwede natin gawin ng mga pampaswerte upang sa ganun ay tuloy-tuloy po ang pasok po sa atin ng swerte. Alam niyo po ba mga bossing ko kung saan sa bahagi ng ating tahanan na mainam na lagyan po ng ating pong bawang upang sa ganun tuloy-tuloy po ang pasok ng kasaganahan sa atin at yung mga kamalasan na maaaring ating matamo ay hindi natin maranasan at ang malas ay maging swerte. Naniniwala po ba kayo sa mga pampaswerte? Mainam na may lubos kayong paniniwala. Kailangan lubos mga bossing para mabilis tumalap kung ano may mga pampaswerteng gagawin po ninyo. Kung kayo po ay isa sa mga naniniwala sa magatong mapamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ngayong araw na ito ay nag-iisip kung ano po ang mga magaganda na pwede natin gawing pampaswerte. Ang masasabi ko po mga bossing ko ay bawang. Alam niyo po ba mga bossing ko kung saan po natin dapat ilagay ang ating pong bawang? Dito po sa paligid ko mga bossing, napakarami ko pong bawang. At yun nga po yung sumapit ang bagong taon ay plastic-plastic ang mga nabili ko po na bawang mga bossing. At probe naman na napakaswerte. Kaya sa susunod po mga bossing na pagsalubong natin ng taon, damihan nyo po ang bawang. Proven na proven po siya na napakaswerte mga bossing. Ngayon po mga bossing, saan po ba natin maganda na ilagay ang ating pong bawang para tuloy-tuloy po ang pasok ng swerte? Unahin po muna natin mga bossing ko sa may gate po natin. Kayo po ay magtusok sa unahan ng inyo pong sa may mismong gate. Kung meron kayong halaman po dyan, magtusok po kayo ng bawang. Kahit ngayong araw na ito, magtusok po kayo mga bossing. Ganoon din po mga bossing ko, mainam na magtusok ka o maglagay ka sa may main door po ninyo. Kayo po ba ay nagsabit ng mga iba't ibang mga pampaswerte nung bagong taon? Asya, kung hindi pa at hindi kayo naglagay ng bawang, maglagay po kayo ng bawang ngayon. Kahit ngayong Biyernes mga bossing, dahil alam niyo na, pagdating po sa sapin ng Biyernes at ganoon din po ang Martes, yan po yung mga pinakamagandang araw, lalo-lalo na sa mga gumagawa ng mga pampaswerte, psychic at syempre sa mga albularyo. Kaya minsan pumunta kayong albularyo, sabihin ako, nene, bumalik ka na lamang sa Tuesday or kaya Friday. Yan, kasi pinaniniwalaan nga po ang Tuesday or Friday ay pinaka-powerful ang kanila pong kapangyarihan kapag gumawa ka ng mga pampaswerte at ganoon din sa mga psychic at syempre sa mga albularyo. Ngayon po mga bossing, sa may main door po natin, maglagay po kayo ngayong araw nga po ng Biyernes para mas maging powerful, maglagay po kayo ng bawang. Kung marami kayong bawang, isang buo na bawang pwede na po ito. Or kung kakaunti naman, tatlong butil ng bawang, or kaya po ay isa, or kaya po ay yung pinakawalang-wala isa, tapos tatlo, lima, basta huwag pares-pares, or kaya ay pito. Yan po ay maganda sa may main door po natin, para sa main door pa lamang po natin, harang na natin ang mga kamalasan at yung mga negatibong yan ay humawi na sa ating mga dadaanan at hindi natin makamtan. At panayswerte ang pumasok po sa loob na ating tahanan. Maganda rin po mga bossing ko na maglagay kayo ng bawang sa bawat corner ng inyong tahanan. Maganda rin na maglagay ka ng bawang sa bawat bintana po ninyo mga bossing. Maganda rin na maglagay ka ng bawang dyan po sa may hagdanan po ninyo. Ngayon po mga bossing, lalo-lalo na rin po sa may silid po ninyo. Maglagay kayo ng bawang po dyan, lalo na sa may bintana. Ngayon po mga bossing, kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, mas mainam na subukan nyo po itong gawin. Pagdating sa usapin ng bintana, lalo na sa ating silid, kasi diba dadaan tayo sa main door, diba may labas po yan, main door. Tapos sa bintana naman natin, nasa labas din po yan kasi, kaya hindi ko masyado nire-recommenda ang pintuan sa ating silid kasi nakadaan na tayo sa main door na meron na po tayong bawang. Kapag naman sa silid natin, maganda sa may bintana po natin mga bossing kung saan po tayo ay natutulog. Para habang tayo natutulog, safe na safe po tayo kasi sinasabi po nila kapag ikaw ay natutulog, nagpapahingaan niyo pong diwa, mabilis tumatalab ang mga negatibo lalo-lalo na kung wala kang mga pangontra. Kaya kailangan niyo ng pangontra. Bukod po sa bawang ay pangontra sa mga negatibong espiritu at ganoon din po yung mga negatibong enerhiya na maaaring maapektuhan po kayo. Ito po yung isa rin sa mga very powerful na pampaswerte lalo na sa usapin ng pera. Mag-wish ka lamang sa may silangan na hawak niyo yung bawang na ipapalibot niyo po sa inyong puntahanan. Pagtapos ay ng alas 8 ay isalansan niyo na po siya o ilagay niyo na kung saan niyo parte ng bawang na gusto na ayon sa ating mga nabanggit.
Ngayon po mga bossing, lagi niyo po tatandaan, ang bawang po natin ay kailangan fresh na fresh po siya at hindi po siya natutuyo. Kapag natutuyo na ang bawang, itapon niyo lamang sa basurahan at palitan niyo po ito ng fresh na fresh. Kasi pag tuyo na po yan, wa-effect na po yan. Kaya kung kayo pinaniniwala sa magandang mga pamamaraan, ay mainam na subukan niyo po ito mga bossing ko. Yun lang po mga bossing, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa inyo lahat. Salamat po.